Blessed morning everyone! So narito po ulit tayo para mag-monitor ng mga home learning sessions ng SAES, San Antonio Elementary School, San Antonio sa Popular Sorsogon. So lahat po ng grade levels ngayon ay in action. So magsisimula po tayo sa Barayong Purok 5 ng sa Popular Sorsogon. At mag-iikot po tayo sa iba't iba pang mga purok. Okay, so going to Barayong na po muna tayo ngayon. Nakasakay po tayo sa tricycle and pwede rin pong sumakay sa motor. May nauna na po doon yung grade 5 na sumakay sila ng motor at tayo po ay papunta na po doon. Talagang malayo po ang lugar na pinupuntahan ng ating mga teachers. Ang iba po ngayon ay iba-ibang location ang naka-schedule sa kanila. So, mula sa isang purok, pupunta sa ibang purok. Okay, ito po ang grade 5. Advisor po dito si Sir Alwin Aspan. Ang subject teacher ay si Sir Jonathan Tarog. At isa pa yung advisor dito ay si Ma'am Rosalina Tarog. Si Ma'am Rosalina Tarog ay nasa ibang location po ngayon para sabay-sabay na at marami po ang makater nating mga estudyante sa ngayon. Lahat po sila ay mabigyan ng instructions, mga guides and yung discussion. So, yan po ang ginagawa ng mga teachers natin ngayon. Kaya, talagang napaka-busy po ng ating mga teachers. Kailangan mag-exert ng more efforts at talagang mag-sakripisyo na sa isang araw ay talagang mag-iikot, naglalakbay para marating po ang lahat ng ating mga mag-aaral because they are all excited. Talagang gustong-gusto nila ang ganitong home learning session na kahit hindi man sa classroom ay nakakapag-experience na po sila ng dati nilang na-experience sa classroom. So kahit hindi pa yung actual classroom situation ay nag-i-enjoy na po at natututo na po ang ating mga pupils sa SAES. So talagang napakasaya po ng inyong abang lingkod. Okay, ito naman po ang grade 3. Ilan po ang estudyante natin? 5 po. So 5. So advisors natin si Ma'am Leona Salvador and Ma'am Shirley Spartina. So, sa isang lugar po minsan ay dalawa na pong grade levels ang pinagsasabay natin. Pero ito po ay pansamantala lamang dahil talagang ang mga parents po ay sama-samang nag-provide sa atin ng mas malaking lugar para sa home learning session. So dito po, dahil kunti pa lang yung grade 3 at kaya pa naman nakasama ang grade 5 ay sama-sama po muna sila. So, mag-ano na lang po yan sa oras kung sino ang mauna at ang susunod. So, yan po ang mga ginagawa ng ating mga teachers na talagang todo sa paghahanda at tulungan po. And then the parents talagang, they are supporting our teachers para sa mas magandang home learning session. Talaga ang mga bata po ay masaya kung makikita niyo po. They are all eager to learn at talagang they are so attentive. At yung mga teachers naman po ay talagang naghahanda para maging makatotohanan at maging exciting din naman ang magiging experience ng mga bata. So, ayan, napakaganda po ng lugar at presko po kaya syempre ganado rin po ang mga bata para matuto. So, nasa nature po tayo kaya
Sige lang po. Talaga. Okay. So ano nangyari? Ating naging apo. Na-experience. Ito, anong kulay ito? Gray. Ito, anong kulay na? Gray. Gray. So ibig sabihin, hindi lang sa yung shape niya. Hugis niya. Anong gusto? Square. Square or? Rectangle. Ito. Irregular na ang kanyang shape. So ibig sabihin, nagbago yung shape, nagbago yung kulay, o nagkaroon ng total na pagbabago. So ang tawag natin doon ay chemical. Pagbabagong chemical. Ang tawag natin chemical change. Okay, sa ganitong paraan ay nakakapag-discuss po ang ating mga teachers at ang mga bata po ay nakakapag-participate naman sa learning process. So, parang nasa classroom lang po sila at talaga marami po silang natututunan. So, mahirap po kasi talaga dito sa atin ang online learning. Kaya talagang dapat actual. So, ito po ay mahirap sa mga parents kung sila ang gagawa ng mga experiments and other learning activities na sila lang talaga. So, kailangan talaga ng aid ng mga teachers. So, yung mga hindi kaya ng parents ay ginagawa na po ng ating mga teachers para hindi na po mahirapan ang ating mga parents. Kaya naman, ang mga parents po ay talagang todo suporta at napakasaya nila. And makikita rin po talaga iyan sa pag nag-observe po tayo ng mga classes sa home learning session. Dahil may pandemya. Okay, okay, may pandemya. Ano kaya itong pandemya na ito? Anong tawag natin dito? COVID-19. Ito ba ay, ano kaya ang epekto ng COVID-19 sa tao? Magkakasakit. Magkakasakit at pwede? Ikamatay. Okay. So ngayon, wala pa naman tayo. Wala tayo dito. Things ngayon sa paano. Kaya malaya tayong mag home learning session na pinupuntahan namin. No, pero pag may case na tayo, talagang kayo na lang naman ulit. So, okay ba ito sa inyo na nandito yung mga teachers? Opo. Okay. Masaya ba kayo? Opo. Bakit naman? Bakit kayo masaya na meron tayong ganito? Home learning. Bakit masaya? Nakikita mo si teacher. Ano? Tapos kakasama niya yung inyong mga kaklase. Di ba na-miss niyo yung mga kaklase niyo? Opo. So, may natutunan ba tayo? Okay, so ngayon, anong subject tayo ngayon? Please uli. Okay, so yan. Nasa pang tatlong araw na tayo na yung week. Ano? So, diretso lang tayo, ano? Para magtapos natin yung school year na may drone tayong nabibigay. Okay, palakpakan natin yung ating mga sarili. Okay, so pag-usapin natin dito. Thank you. Ito po ang other class ng grade 5, yung sa barayong si Sir Alwin Aspan. At dito naman po sa bahay ni Barangay Kapitan Sir Thomas Guerrero Jr. ay si Ma'am Rosalina Taro. Siya po ang nagtuturo dito ngayon. So, dito po tayo makikipag-usap tayo sa ating mahal na barangay kapitan, si Honorable Barangay Captain Tomas Guerrero Jr. So, siya po ay nagpahiram ng kanyang bahay para sa mga grade 5 pupils para doon magsagawa ng home learning session. So, may trabaho lang po kaya kami dito. Okay, so Kat, kasi ano, naging ikot-ikot na po tayo sa mga rock. So, siyempre, may dapat meron ka kayo sa amin. Opo, opo. Ang ganda po na nakaano lang po siya kasi hindi ano talaga sa'yo. Marami talaga
nakakita ng ano natin. So, approve naman po sa... Tapos excited po sa mga estudyante. Oh. Garoon na buhayan po sila na. So, kaya nung first day pa lang talaga, nagluwas na kami. So, Monday to Thursday po. Talagang nasa field po kami. Nasa home learning session. Thank you so much po. At pinagamit mo din po yung ano? Ayaw na po. Masabi niyo na. Opo, tapos nga yung ano, yung Serenity Beach Resort din binopen din na para sa home learning. So magiging lang po dito sa baka. Talagang, basta duman po sa team. Dr. Erin. So, sa tumangit mga pali? Yan. Opo. So, nandun lang po yung mga grade 5. So, halimbawa, grade 3. Halimbawa, madami mga kailangan ba yung magbili ko saan? Ipapaalam nyo lang sa akin. Makiusap na. Instructions yun. So, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Malibot po kami. So, talagang nandiyan po ang ating barangay kapitan para mag-provide po ng lahat ng mga pangangailangan. Sabihin lang daw po sa kanya ang lahat ng mga pangangailangan. At siya po ay talagang tutulong para lalong mapaganda at mapaayos at maging maganda ang resulta ng home learning session sa barangay sa Papilar, Sorsogon. Good morning! Asa na? So, nandito po tayo sa evacuation center ng San Antonio. Sa Papilar, Sorsogon. Kumusta po? Mabuti po. Kumusta? Yung mga ba anak niyo nandiyan po sa lakas. Okay. So, anong grade yan? Grade 2. So, yan po ang ating mga parents. Suporta po tayo na. Good morning! Good morning. So, meron po tayo grade 6. Then, kataas na ang evacuation center na San Antonio sa Prama. Sa ating advisor dito si Ma'am Sheena. Hello! Malana. Kailangan ko pala dito. Hello, children! Hello! Okay, dito po sa evacuation center ay dalawa po itong palapag na napakalaki po na pwede po talagang maging venue for the home learning sessions. So, dito po sa taas ay ang mga grade 6 pupils na advisor po dito, si Ma'am Sheena Malana. So, marami po ang kanyang estudyante at ngayon po, sa ngayon ay pansamantala lang po muna na wala pa po silang mga upuan at mesa. So, ang mga parents po ay nag-uusap-usap at makikipag-coordinate po tayo sa barangay captain para malagyan po dito ng mga gamit para sa susunod na home learning session. Ay maging komportable na po ang ating mga estudyante. So, sa baba po ng evacuation center ay ang mga grade 2 class naman. Tatlo po sila dyan. Si Ma'am Aryan at Taisa po ang isang class dyan na nandyan. And then si Ma'am Zyron Lanusa po ang pangalawa na nandyan para magturo at magbigay instructions and guidance and discussions para sa mga pupils. Talagang enjoy po ang ating mga pupils. And ang pangatlo po ay si Ma'am Melanie Blanco. So super ano po sila, serious na ngayon talaga ang mga bata po ay talagang nag-i-enjoy kahit medyo hirap ang kanilang sitwasyon. Pero sa susunod po ay makikita nyo na talagang mayroon ng pagbabago dyan. So magkakaroon na po dyan ng mga upuan at mesa para meron maging komportable po at talagang maganda po yung okay. Learning process. Babay na muna. And talagang may enjoy talaga yung mga bata. So, yan po ang nangyayari dito sa ating SAES. Talagang nag-i-enjoy po ang mga bata. Ito naman po yung grade 1. So, bago pumunta yung grade 1 sa Porok 3, ay dito po muna sila kanina sa evacuation center. So, nag-i-schedule po yung mga teachers kung anong oras sila gagamit dito sa evacuation center. Kung makikita po natin, itong grade 1 ay pupunta pa po ito after here
sa iba pang dalawang location. Ito naman po ang kinder. So, talagang busy po ang mga taga Purok 1 at 3. So, pinaghalo po yung dalawang purok. At talagang ang mga bata ay nagsisimula ng magsulat ng letter. Okay, so yan. Talagang maganda na po ang kanilang mga natapos na gawa. Ang lilinisan ng kanilang mga sinulat at super attentive po. At sabi nga, napakabibo daw ng mga batang ito nung nagpapakilala. Merong nagpapakilala na sila si Ricardo Dadilay, si Cardo. Okay, so yan talagang nag-i-enjoy po yung mga bata na may kasama silang kaklase. Kasi pag solo lang po talaga ay boring naman po talaga. So yan, nag-i-enjoy po yan. And they are of course showing their accomplishments. So yung mga maliliit na accomplishment ay talagang i-value po natin. Talagang they are learning. And syempre nagsisimula po yan sa paunti-unti. And ito naman po ang grade 6 subject teacher na si Sir M. Lord G. M. Manusila. So napaka-busy din po niya. Nagkaroon din siya ng isang venue para sa kanyang home learning session. So yan po ay nandyan po siya nagtuturo ng mathematics and MAPH. Okay, so yan, marami po siyang estudyante dyan at talagang may mga chairs and tables na rin po dyan para maging komportable din po ang ating mga pupils. So, tunay nga po talaga na maganda po ang nangyayari sa home learning sessions ng science. So, may natututunan po ang ating mga pupils and maging ang mga parents po ay talagang natutulungan sa pagtuturo sa ating mga pupils. So, ang mga parents po ay sila na po ang tumutulong na maging maayos at magkaroon ng magandang designated place para sa home learning session. Mabuhay, science!